guys, or good evening. Kung first time ka sa channel ko, ako nga pala si Achiever, ang iyong criminalistic dito sa YouTube. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay kung paano ba mag-file ng demanda, how to prepare a case kung ikaw ay complainant. Okay. Ngayon, ganito. Ang unang steps niyan, pagmula sa'yo, ay sa police. So ngayon, pag mayroong crime na naganap sa party nyo, at lalo-lalo na pag ikaw ang komplenan, ay tatawag ka ngayon ng police. So ngayon, yung police, pupunta yan sa area mo, magagather ng reports. Or pwede naman, kung ikaw ang pumunta sa presinto para mag-submit ng complaint, written complaint, pipirmahan mo yun, i-imbestigahan ka ngayon, o kukunan ka ng salaysay base sa iyong mga available na ebidensya and witness. Ngayon, dito tayo senaryo na mayroong naganap na crime sa party nyo at ikaw yung complainant. Kunyari, ikaw yung complainant. So ngayon, pupunta ka ngayon sa, tatawagin mo ngayon ang police, o kaya ikaw ang pupunta sa police para mag-submit ng salaysay, statement. Mas maganda, dapat mayroong kang witness. O kung wala man, mayroong kang mga ipapakitang tinatawag na conclusive evidence or physical evidence, prima facie evidence. Yun. Ngayon, pag gagawa yan ng police ng statement na galing sa'yo at pagkatapos mong mapile yan at yung witness mo, kung meron kang witness at saka kung kukunin yung mga ebidensya na available sa'yo, ngayon kung medyo mabigat yan at malakas, within the same day, lalo-lalo na pang working days, Monday to Friday, dapat maano yan, kung nandyan yung suspect na huli nyo, ay ma-inquest yan. So yung inquest, tulad ng sinabi ko, ay ang naka-duty dyan ay isang abogado para i-determine niya yung available na evidence na nakalap mo, nakalap ng police, para i-determine niya yung probable cause. So base doon sa sinabmit mo, statement ng witness, available na evidensya, pagkasama-samahin yon. After nun, kung agarang crime yan at yung suspect ay na custody ng police, i-inquest yan. Gagawa niya ng docket number in the same day. So ngayon, kung ang mapayo ko dito, pag na-inquest yan, so, yun guys, pag na-inquest yan, magkakaroon siya ng docket number. So, ang kasunod ng inquest or probable cause, pag malakas, magkakaroon na yan ng case number or docket number. Ngayon, dadalhin na ngayon yun sa court. So ngayon guys, kung kayo ay biktima ng crime, ano man yan, civil man yan o criminal, ang mas i-advise ko ay lagi kayong pumunta at magpagawa ng reports. Kasi kung usapan lang, lalo na kung hinahabol mo ay malaking damage. Diba? Ang mga common dito yung mga vehicular incident na na-damage yung party mo, yung sasakyan mo, ay kailangan kasi mas prepared magpagawa ka ng police report. Even yung logic mo ay hindi magdemanda. Kasi bakit? Ganito ang consequence niyan. Iyon yung pangahawakan natin, pangahawakan mo. Ngayon kung sakaling nagbago yung isip ng respondent or ng kalaban mo na hindi siya tumutupad sa usapan nyo, lalo-lalo na yung mga common na vehicular incident, ay yung ebidensya at yung report, mag-preserve mo ngayon. At pwede mo siyang obligahin na i-file yung case para maobliga siya at doon kayo mag-settle sa court. Diba? Kasi pag nakapile na yan sa court, guys, kayong kaalaman, siya madali lang mag-file. Mapipwersa siya kasi susumunan siya, isusubi na siya. Ngayon, kung kahit nakapile na yan sa party nyo, madali naman mag-withdraw. Diba? So, submit ka lang dyan ng affidavit of desistan. Ibig sabihin, affidavit of withdrawal of the case. Kung nakapagsundo na, kung nakasundo na kayo sa price o sa demand na hinihingi mo. So, that time na pwede mong i-withdraw yung case. Kaysa naman, take note guys ha, kasi yung crime na tinatawag or civil crime yan, mayroon po tayong sinusunod na prescription time. Within, dapat ma-file mo yan. Kasi pag hindi, naglalaps yan. Na, ibig sabihin yung prescription of crime ay wala na sa time. So, ibig sabihin, hindi na siya pwedeng i-file or dismiss na. Doon pa lang sa time, yun ang ingatan natin. So, kung ma-preserve natin yung report, evidensya, so malakas pa rin yung kaso, o
pagdating sa court, doon kayo mag-ayos. Yun naman ang purpose ng court. Ang gusto niya, magkaayos ka agad para unang-una, eh, less mababawasan yung load nila, yung abala nila. So, win-win ang labas. Ayun, guys. So, laging tandaan, i-preserve yung crime sense, evidensya, at mag-file ng police report. Para in case na magbago yung isip at hindi na makipag-coordinate yung respondent, so, pwede nyo siyang pwersahin. I-file nyo sa court, tapos sumunan siya. So, mauobliga siya kasi magkaroon siya ng kaso. So, lalong-lalo na pag yung respondent nyo ay medyo may makuha, kaya talaga may kakayahan siyang magbayad at ayaw niyang magka-case, magkakaso kasi marami siyang tinatawag na pinoprotektahan. Kasi po nagkaroon siya ng pending case, maaaring yung implication sa kanya ay madubli o malaking mawawala sa kanya. So, pilit na yung isisitil. So, ngayon, sa sitwasyon na yun, eh, panalo kayo kasi mauobliga mo siya. Unlike na walang report, pag nag-lapse yung prescription of time, tinatawag ng crime, eh, wala na kayong habol. Yun. So, guys, nirecommend akong mag-subscribe ka at i-share itong aking video para makatulong naman tayo at lumago ang ating channel. Thank you for watching.